يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك هرعي يا نفس إن لم تظفري لا تجزعي وإلى موائد جود مولاك هرعي وإذا تأخر مطلب فلربما في ذلك التأخير كل المطمع فاستأنسي بالمنع وارعي حقه إن الرضا وصف المنيب الألمع وإذا بدا من ناطق الوجدان ما يدعوك للياس الذميم الأشنع فاستيقظي من نومة الغفلات وليكن الرجاء يكن الرجاء لك مرتعا فيه ارتعي إن العطاء إمداده متنوع إن العطاء إمداده متنوع يا حسنه ذاك العطاء المتنوع وردوا على نهر الحياة وكلهم شربوا وكم في الركب من متضلعين عاش الكريم يرشد. اعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله اكبر ما اكرمنا الله بعيد فطرنا wa atamma bihi farahtana Allahu akbar kabiran walhamdulillahi kathira wa subhanallahi bukrata wa asila ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh lahat ang papuri at pasalamat ay para lamang sa nagisang dakilang tagapaglikha walang iba kundi ang Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah mga kapatid sa pananampalatayang Islam, dito po sa Saudi Arabia ay ganap na po na pumasok ang gabi ng Eid. Na kung kaya, binabati po namin kayo sa lahat ng sulok ng sandaigdigan na kung saan nagdiriwang ngayon ng Eid. Eid Mubarak, takabbalallahu minna wa minkum salihal amal. Ako po ang inyong lingkod, walang iba kundi si Alimuddin Onofre Ilyas, na kung saan isa sa mga hurado po ng kompetisyon na ito. Pinamagatang short virtual lecture competition. So welcome po sa ating programa at nawa inshallah subhanahu wa ta'ala suportahan natin ang mga sumasabak sa competition na ito dahil katiyakan sila ay nagsumikap na maibahagi at maipahayag ang anuman ang kanilang natutunan mula sa pananampalataya ito sa abot ng kanilang kakayahan sa pamamagitan ng programa na ito. Alhamdulillah mga kapatid, sa gabing ito inshallah na kung saan ay araw at gabi ng Eid, ang kauna-unahang sasabak sa ating programa sa araw ng Eid, mashallah tabarakallah, ay walang iba kundi ang kapatid natin na kasalukuyan ay nasa Riyadh ngayon. Siya po si Marvin Alahar Sanchez, kung saan kilala bilang Abdurrahman Alahar Sanchez sa Facebook. Siya po ay 31 years old. Siya po ay Masbateño, Ilonggo.
mula sa tibo ng mga ilunggo, mashallah. At kung di ako nagkamali, ay taga Masbate siya kasi Masbate News, Masbate. At yun nga, kasalukuyan ngayon ay nagtatrabaho siya ngayon sa Riyadh. At siya po ang ating 22nd participant sa competition na ito. So tawagin po natin, without further ado, ang ating kapatid na si Abdul Rahman. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Takabbalallahu minna wa minkum salih al-amal. Kumusta ang unang gabi ng Eid, mashallah? Alhamdulillah, Ustaz, na nalagpasan din ang buwan ng pag-aayo, no? Alhamdulillah. Mashallah. Kumusta ang pakiramdam mo? Ikaw ba'y kinakabahan? Ikaw ba'y relax lang, chill lang? O ano ang iyong mixed emotion? Ano bang pakiramdam ngayon na ikaw ang unang sasabak ngayon sa araw ng Eid? Mashallah. Pinatay ko na nga, Ustad, yung aircon. Sobrang lamig ng kamay ko. Ninenervyos. Sobra. First time na sumabak ng ganito live. Mashallah. Mashallah. Actually, namang ikaw mag-isa, marami ang halos ng karamihan sumasabak dito ay first time na kung saan ay magbabahagi sila ng kanilang natutunan sa pananampalataya sa pamamagitan ng live at hindi lamang sa live, kundi competition. Mashallah. Friendly competition, kumbaga. Mashallah. So inshallah, huwag kang kabahan. Ang mahalaga ay maiparating mo ng maayos ang iyong mensahe, inshallah. At alam ko na ikaw at ang lahat ng mga kalahuki ay hangad. Ika nga ang gantimpala mo na sa Allah at hindi hangad kung anuman ang nakalaang mga premyo sa likod ng patimpalak na ito. So balit, inshallah, ay since na ito ay competition, so nais kong ipaalala sa iyo mga kapatid na meron tayong criteria for judging. Okay? So, meron tayong 15% people choice. Kaya mga kapatid, sa sino man ang magnais na suportahan ng ating kapatid sa kanilang lecture, ay magpahayag po sa pamamagitan ng kanilang pag-like at saka ng kanilang pag-share ng kanilang mga lecture sa inyong mga wall at iba pa. At meron tayong 35% na kung saan message content. So, ano yung mensahe na nais mong iparating sa ating mga viewers. And also, we have a 30% craftsmanship na dito kukunin ang creativity, ang delivery voice, at ang personality. At meron tayong 20% technical organization na dito kukunin ang audio quality and at the same time ay ang adherence to the time limit. So speaking of time limit, merong kang 10 hanggang 15 minuto lamang. Hindi ka pwedeng lumagpas ng 15 minuto at hindi ka pwedeng bumaba sa 10 minuto. Na kung kaya, para maging aware ka sa oras mo, kapag narinig mo ang unang buzz, ibig sabihin, tapos na ang 10 minuto mo. At kapag narinig mo ang pangalawang buzz, ibig sabihin, tapos na ang 15 minuto na ibinigay sa'yo. Okay, naintindihan po ba? Opo, okay. Ustad. So ano ang paksa na inilaan mo para sa mga kapatid natin? Ang pagpapahalaga sa kapatiran. Masha Allah. Timely, ika nga yung paksa na ibibigay mo. Dahil bakit? Dahil sa dami-dami na nangyari ngayon sa social media, tila bagay ay nagkawata-kwata ang iba mga kapatid natin. Baka marahil, inshallah, sa pamamagitan ng mensahe mo, ika nga ay magbigay, ika nga tulay o magbigay ng inspirasyon sa mga kapatid natin upang mabuong muli ang mga kapatiran na naganap ngayon sa social media. Barakallah. Okay? So, bigyan mo ng hustisya ang napakagandang paksang pinili mo, kapatid. So, ang oras na kung saan ang oras ay tatakbo na simula ngayon. Bismillah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wassalam wa ala alihi wa ashabihin ajma'in amma abad. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ang lahat ng pagpapuri at pagpapasalamat ay na uukol lamang natin sa nag-iisang dakilang tagapaglika sa Allah subhanahu wa ta'ala. Nawa ang kapayapaan at habag naway mapasa kanyang huling propeta na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam
At Eid Mubarak sa lahat na na ngayon ng mga Muslim na kapatid kong Muslim na na nagse-celebrate ngayon lalo na sa Pilipinas. At ngayon ang ibabahagi ko sa ating mga kapatiran ay ang pagpapahalaga natin sa ating mga kapatiran. Isa na dito sa dinakila natin sa araw ng Ramadan sa buwan na mapagpala ay ang pagtaas ng ating mga ibada. Isa na dito ang ating gawain ng mga mabubuti. Ang pagtaas ng ating pagsamba sa nag-iisang dakilang tagapaglika kay Allah subhanahu wa ta'ala. Isa pa dito na palatandaan ng pagtaas ng ating pananampalataya, ginawa natin ang lahat ng mabubuti na ginawa natin na kinaluluguran ng Allah subhanahu wa ta'ala. Lahat ng mga mabubuting gawain, pagsamba, pagbibigay ng sadaka, pagiging mabuti sa lahat. Ngunit isang bagay na pinakamalaking na tumaas ang ating pananampalataya, isa na dito ay ang pagpapahalaga natin sa kapatiran. Na umalis na rin ang buwan ng pagpagpala, naway ang ating ugnayan sa kapatiran, naway mananatili pa rin. Sabi nga ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sinabi niya sa kanyang mga sahaba, sabi niya, tuturuan ko kayo ng isang katuruan kapag ginawa ninyo ay mamamagitan sa inyo ang pagmamahal. Sabi ng mga sahaba, ano po yun ya Rasulullah? Sabi ng propeta, absus salam mabainakum. Sabi ng propeta, ipalaganap ninyo ang kapayapaan sa pagitan ninyo, ay maghahari ang kapayapaan at pagmamahal. Sa panahon natin ngayon, hindi na umiiral sa kapatiran ang kapayapaan. Halos natin, nakikita natin sa social media na puro girian dito, girian dito. Wala tayong makikita, puro pag-aaway ng kapatiran. Hindi ganito ang itinuro ng mahal na propeta sa kanyang mga umma. Kundi ang sabi ng propeta, tayo ay magmahalan sa isa't isa. Dahil tayo ay magkakapatid. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala sa marangal na Quran, na innamal mu'minuna ikwatun paaslihu paaslihu bayna wattaqullaha paaslihu bayna wa akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, katiyakan kayo ay magkakapatid sa pananampalataya. Kayo na naniniwala sa Allah subhanahu wa ta'ala, kayo ay magkakapatid sa pananampalataya. At nakita ninyo ang pagitan ng mga grupong ito na nag-aaway, nagpapatayan, ay pag-ayusin ninyo. At lahat ng bawat oras ay sabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, wattaqullaha la'allakum, katakutan ninyo ang Allah sa lahat ng pagkakataon. Kung nais ninyo hangarin ang awa ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya mga kapatid, dapat tayo ay magkakasundo sa bawat isa. Dahil tayo ay magkakapatid, hindi tayo magkakaaway. Sabi nga ng mahal na propeta, sinabi niya, an Anas radiyallahu anhu kala, an la yu'minun ahadukum hatta yuhibba li aki ma yuhibbu li nafsi. Na ibig sabihin nito, hindi tunay na mananampalataya ang isang Muslim hanggat hindi niya minamahal ang kanyang kapatid na Muslim katulad ng kanyang pagmamahal. Saan dito ang hustisya ng mga kapatiran natin na nag-aaway sa maliit na bagay? Ganito ba ang itinuro ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam?
Dapat kung ano yung gusto mo sa sarili mo, ganun din sa kapatid mong Muslim. Kung nakita natin nagkamali ang ating kapatid, sabi nga ng propeta, may tatlong bagay na kung paanong pupigilan ang iyong kapatid sa paggawa ng kasamaan. Sabi ng mahal na propeta, sabi ni Abu Sa'id al-Khudri, ay nagulat, narinig niya ang mahal na propeta, nagsabi, man ra'ay minkum mungkaran falyugayyirhu biyadihi. Fa'in lam yastati pabilisanihi. Fa'in lam yastati pabikalbihi. Tinuro ng mahal na propeta sallallahu alaihi wasallam. Kung nakita mo ang iyong kapatid na gumawa ng masama, pigilan mo ito sa pamamagitan ng iyong kamay. Kung hindi mo kaya, ay gawin mo sa iyong pamamagitan ng iyong dila. At kung hindi mo kaya, ay sa pamamagitan ng iyong puso. Pero sa tatlong ito, ito ang pinakamahina na pagpapayo ay ang puso. Naway, mga kapatid, isipin natin ang katuruan ng mahal na propeta kung paano niya pahalagan ang kapatiran sa Islam. Hindi niya tayo ginawa na tribo-tribo o pangkat. O kaya sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, waja'alnakum su'uban wa kabaila lita'arufu inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun kabir. At sabi ng Allah, at kayo ay ginawang pamalahaan at pangkat-pangkat para magkakilalanan kayo sa bawat isa. Hindi yung tribo ng Bisaya, tribo ng Ilonggo, tribo ng Tausug, Maguindanao ng mga Muslim. Hindi ganito. Balik Islam, born Muslim. Hindi ganito ang gusto ng Allah subhanahu wa ta'ala. Katunayan, ang pinakamarangal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indullahi atqakum. Katunayan, pinakamarangal sa paningin ng Allah subhanahu wa ta'ala, hindi nakikita sa tribo kung ano man, o born Muslim ka man o balik Islam ka man. Ang titingnan ng Allah subhanahu wa ta'ala, inna akramakum indullahi atqakum. Na ang yung may taglay na tunay na takot sa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang Allah ay ganap na maalam, innallaha alim kabir. Kaya mga kapatid, huwag natin sayangin ang ating kapatiran, sa ang ating mga gawain na mabuti. Masisira lang sa isang iglap dahil sa nagawa ng ating kapatid na nakita natin na naggumawa ng kasalanan. Huwag natin tuligsain ang ating kapatid na para nating kalaban, na para hindi natin siya kapatid. Siya ay nagkamali, tao lamang. Sabi nga ng Allah subhanahu wa ta'ala, kulikal insan daifan. Katotohanan ng tao ay nilikha na mahina. Kaya, pagkaingatan natin ang ating dila, baka hindi natin alam sa sinabi natin, sa pagpapayo natin sa ating kapatid, na sobra natin nasaktan dahil sa atin dila na pagpipigil ng masama na hindi naman naaayon sa pagpapayo. Ay, nasaktan mo siya, napahiya mo siya ng sobra. Kapatid natin siya sa pananampalataya. Innamal mu'minuna ikwa. Kapatid natin siya sa pananampalataya. Kaya, huwag natin sayangin ang ating ugnayan sa bawat isa. Mahalin natin ang ating kapatid dahil sa araw ng paghukom. Ang ating kapatid ay siya ay mamamagitan sa atin. Sabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na sa araw na yun na walang masisilungan ang lahat, pero may pitong pasisilungin ni Allah sa kanyang lilim. Isa na dito ay ang nagmamahalan ng mga kapatiran, nagbisita, nagpapayuhan ng mga kaibigan, at hindi inangad yung para sa sarili. Naway, udlutan na natin ang ugnayan natin sa ating kapatid na
Huwag na natin pairalin ang galit, ang atin pagkainis sa kapatid. Naway sa pag-alis ng atin ng buwan ng Ramadan na ito, naway isama natin ang pagkapuot natin sa ating kapatid. Maghingi tayo ng kapatawaan sa bawat isa. Hilingin natin ang kaluguran ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na naway tanggapin ang ating mga ibada na mga mabubuting gawain na isa na dito ay ang pagpapahalaga natin sa kapatiran. Naway, udutan na natin, magkaisa tayo na mga kapatid para sa ikakabuti ng ating pananampalataya. Dahil tayo na mga Muslim, isa tayong modelo na sa mga tao na tayo ay sumusunod kay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So hanggang dito na lang ang akin pagbabahagi. Subhanaka Allahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nawala na ako. Nung kanina perfect yung practice, nung nandito ka na sa live, nawala na ako. Hindi naman at saka hindi ka sanay ka naman sa live, di ba? Minsan nag live ka, nakikita ko eh. Pero pagdating sa Islam, Islamic stud, iba talaga stud. Okay, mashallah. Nawawala na yung nervous. Yung nervous ko kung saan ay yung topic ko, hindi na nagka-arrange-arrange. Kanina, in-arrange-arrange ko na. Nawala na. Nagka-rambul-rambulan na ba? Yung huli, nawala na. At least experience, yun ang pinakamahalaga doon. Tinuturuan tayo ng ating experience. Diba? Kaya Ustad, nagpapasalamat ko sa ganitong programa na kahit papaano, yung baga nai-improve yung mga katulad namin na mga balik Islam, na sa ganitong programa nai-improve yung aming pananalita katulad namin, kasi darating ang araw kami na mga balik Islam, tatanungin kami ng aming pamilya na mga hindi Muslim, ano ang Islam? Kaya mayroon na kaming ihaharap sa kanila. Kaya just a call of hire ya Ustad sa mga ganitong programa na ganito. Tabarakallah. Hindi okay, hindi naman sa mga price na nahabol namin ng sa amin yung ang amin natutunan sa paaralan sa mga Ustad namin. Alhamdulillah. Ikaw ay balik Islam. Ilang taon ka na sa Islam? Alhamdulillah, 4 years na po ako Ustad. Okay, saan ka nag-Muslim sa Riyadh? Sa Riyadh din ka na, sa Riyadh ka nag-Muslim? Dito na po sa Riyadh. Kahit saan ngayon nga, hindi ko pa nakikita yung sino yung nagpasada sa akin Ustad, sa cellphone lang eh. Pangalan niya si Bro Isa lang. Kasi yung binigyan ko ng number ko dati, Sudan. Aha. Okay. Kahit, Brad, pinag-isipan baka ko pa na mag-Muslim ba ako, hindi. Kasi alam ko naman yung mga Muslim dati, sabi ko, mga mamamatay tao yan. Ayaw ko mag-Muslim. Subhanallah. Brother, kasi Brother Isa Laurel, kunya ko nagkamali, Brother Isa Rial. Mga hindi ano. Ko nga, until now, hindi ko pa namimit Ustad yung nagpasyahada sa akin, yung sino. So, Inshallah, sa bilang buhay na lang kami magkikita. Mashallah, tabarakallah. Tika muna, may mga center ba dyan sa Riyadh na napupuntahan mo? Ustad? May mga center ba sa Riyadh na pinupuntahan mo, Islamic Center sa Riyadh? Sa Bata Islamic, doon po, sa Bata. Kila si Yusuf Butukan. Sila Ustad Butukan, si Ustad Angilis, si Ustad Amrola, Masya Allah. Masha'Allah. Inshallah, after ng Ramadan, meron kaming TGIS, their journey to Islam Stories. Ito ay pagpapatuloy namin ng programa namin after ng Ramadan. So kami ay nag-interview ng mga balik Islam. So inshallah, hopefully, ay maging guest ka namin. Papaano kayo makap sa Islam, papaano mo nasumpungan ng Islam. Para sa ganun ay magbigay ng inspirasyon din sa mga gustong yakapin ng Islam. Inshallah, Ustad. Welcome naman kahit sa Inshallah.
Okay. Ikaw ba ita ka Mas Bati? Mas Bati ka ba talaga? Sa totoo, Ustad, Maynila talaga ako pinanganak. Pero lumaki lang ako sa side ng mama ko sa Masbate. Masyaallah, masyaallah. So inshallah ay ano yung huling mensahe mo sa ating mga kapatid at ganoon din sa mga susunod sa iyo na sasabak sa ating sa competition na ito. Yun nga sabi nung kanina, ang susunod ay kabahan. Pero ito yung advice ko lang. Kumbaga focus lang tayo sa lecture natin kung ano yung gusto nating paksa na i-class tayo na ito ay hindi lang para sa mapanalunan, hindi ito ay ating i-improve yung sarili natin na lalo na yung mga participant dito ay mga balik Islam na i-improve natin yung sarili natin para pagdating ng araw na uuwi tayo ng Pinas ay maharap natin ang ating mga mali sa buhay na kumbaga ipakita natin kung ano yung katotohanan sa Islam. At ang payo ko naman sa mga kapatid kong mga Muslim, lalo na sa una sa sarili ko at sa mga bagong Islam, para sa lahat, ay ang isang hadis na sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ang kanyang payo yung kamsa gabal kamsa, na yung oras natin, gamitin natin habang hindi pa tayo busy, lalo na sa pag-aaral ng Islam, ang ating kalusugan, bago dumating yung ang na maging mahina tayo, ang ating buhay, hanggang dumating yung kamatayan natin, ikwan natin sa pag-aaral ng Islam. Nandito lahat ang kabutihan sa Islam. Nawa, ito ay makapulutan natin yung aral, yung payo ng mahal na propeta. Na kumbaga, manaliksik tayo ng kalaman dito sa mundo. Kasi tayo, wala tayong firmamenta dito. Lahat tayo ay maglalaho. Isa lang ang hindi maglalaho, ang tauhid, na hanapin natin yung tunay na tagapaglika, ang Allah subhanahu wa ta'ala. So hanggang dito na lang, Ustaz, inshallah. Inshallah, jazakallah khair. Pagkakaroon ng lakas ng loob, mabak dito at para sa mali dito, mashallah, tabarakallah. At naway patatagin ka naman ni Allah subhanahu wa ta'ala sa lahat ng mga pagsubong na darating sa iyo, dahil tiyak na bilang isang balik Islam, ay sila ay susubukan sa mga bagay-bagay upang malaman kung gaano katatag ang kanilang pananampalataya at paghawak sa lubid ng Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Naway, inshallah, sa pamamagitan mo ay gabayan ng Allah ang iyong mga manalapit sa mahal sa buhay, ang iyong mga kamag-anak, at ang ibang mga tao. Inshallah, naway, ibilang kawa ng Allah mula sa mga nagpapalaganap ng Islam tungo sa Allah at tungo sa Tawheed. Okay? Jazakumullahu khair. Maraming salamat po at ganun din sa ating mga viewers. Jazakumullahu sa iyong pagbisita po dito. At naway naman, kung gusto niyo po suportahan po ang ating kapatid, so mag-like lamang po sa kanyang lecture day or mag-share niyo po ang lecture niya sa inyong mga wallet, iba pa. So maraming salamat po sa inyo. Inshallah, tingnan po natin mamaya kung baka merong gustong humabol na mag-participate sa araw na ito or sa gabing ito, inshallah. So inshallah, jazakumullahu khair wa akhru dawan alhamdulillah subhanaka bihamdik ashhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Thanks for watching. Drop a like, leave a comment, and don't forget to subscribe my YouTube channel, Alimuddin Onofre Ilyas. Thank you.